So hello guys, good morning. Yan. Kagala na naman kami ni Lolo. So ngayon inaantay ko siya kasi nagbibihi siya. At summer kaya naka-dress si Ching. So hindi talaga ako nag-dress guys. Pero pag summer siya, sobrang init. So no choice ka dahil parang pinapasok yung katawan mo. So yan ang buhay natin ngayong araw is magkakape muna kami tapos pupunta kami sa center para kumuha ng appointment sa kanyang therapy. Dahil last week, sabi nung therapist niya, walang tao doon sa office na yung mga secretary. So bumalik kayo next week or tumawag sa phone. So tumatawag si Lolo pero walang sumasagot kaya pupunta kami doon. At asa na kaya yung ating alaga? Hanapin muna natin. Ready na kaya ang ating alaga? Ready na. Hi, Aba! Ata Mukhan? Bo. Waiting na tayo kay Lolo at kinukuha ng kanyang mga wallet, salamin, sombrero kasi init, guys. Let's go, Aba! Lalabas na tayo? Okay. Nakakaintindi ka na ng Tagalog. Si Ching. Kukuha ng kanyang mga personal thing kasi sa sobrang init guys, akala mo sinusunog yung mukha mo, kailangan may sunblock na ako inilagay kasi dito guys, pag mainit talaga, at saka kailangan naka sunglass ka kasi alam mo yung parang pag lasa sa labas ka tapos sobrang sikat ang araw, parang hindi mo na maibuka yung mata mo sa sobrang init. So ganito dito pag summer, pag ano talaga, kailangan yung may protection yung mukha mo, yung mata mo. Ayan. Lagi ako may iba guys, kasi nandito lahat ang cellphone ko, nung wallet ko, tsaka kung minsan yung anak niya laging tumatawag sa akin. Kasi kayo pupunta ako, dyan lagi naka-update sa akin yung anak ni Lolo. Ready na kami lumabas. At dahil mainit ngayon, paiinumin ko muna si Lolo ng tubig bago kami lumabas dahil para hindi siya ma-dehydrate. Aba, listot maim ko de. Listot maim ko de. Okay. Isasarap muna natin yung ating lintuan, yung parang rolling motor. Kasi pag umaalis ka na sila, sarado ko talaga. Kasi mga magnanakaw. Kino ba siya? Kursin ka. Nakatog. At si Lolo guys is nakatera sa building. So second floor kami, yan. Sasarado niya dahil nalabas na kami at naka-elevator din kami. Dati nung okay pa yung paan ni Lolo, lagi kami dito tumataas sa hagdana. Kasi gusto niya ma-exercise. Pero ngayon, medyo mahina na yung tuhod niya. Pero elevator nung kami. Aba bo! Siya lakali kanis. Kanis! So, lalabas na kami guys. Magkakapin mo na. Sigaw Aba! Lalabas na kami. Yung bahay ni Lolo is nasa sa tabi lang ng highway. Nasa sentro si Lolo nakatira. So, lahat ng kailanganin namin, walking distance lang. Aba? So, mula dito hanggang coffee shop, 5 minutes lang namin ilakad. Ken, Aba? Dodara ba? Maganda daw ako, sabi ni Lolo. Aray ko, aray ko. Masayahin yan si Lolo. Maganda yung tumatawa siya para matagal yung buhay. Doon hanggang dulo namin lakarin. So dito siya nakatira sa raan na taga-give a time talaga niyan siya. Pero mula nung kinuha nila ako, lumipat sila dito sa raan na malapit sa bahay ng anak nila. 7 years na silang nakatira dito. Nako na ba? Bye-bye! Dito na kami sa kapihan sa Molendo. Ayan si Lolo. Ayan. Ganito yung mga
yung daily routine ng mga pensioner dito sa Israel. So, iikot ko guys, konti pa lang yung tao, pero mamaya, punong-puno dito. Ito po, kaya ako ang pinapere. Ken. Kulang po, kaya mga matatanda. Si Lolo, ako yung magkape kasi mainit. Tinapay lang tayo. So, ganito yung buhay ko guys kay Lolo araw-araw. So, hindi kagaya ng iba na hindi nakakalabas galit. So, lalo na kung yung alaga nila is bedridden. So, hindi pwede nilang ilabas. Siyempre, mahirap din mag-alaga ng ano, nagkukulak, hindi na nagre-respond sa nag-aalaga kasi maraming mga Israeli dito ng mga pakailamera. Lalo na kung ang alaga mo is ilalabas mo ng natutulog, bakit yung panilabas, hindi nila alam kung ano pinagdadaanan ng mga employer na ganun mga case at mga nag-aalaga na ganun yung sitwasyon nila. So sa case ko, swerte pa yung ko dahil si Lolo is hindi alagain, mabain, lagi kami nasa labas. So na-enjoy ko yung araw-araw ng trabaho. Napunta na kami sa clinic. So, sumakay kami ng bus. One ride lang naman siya malalit. Kukuha lang naman kami ng appointment sa clinic. Para sa kanyang therapy. Aba na kon. Ayan, kumukuha naman si Lolo ng appointment para sa therapy niya. So, kasi nung pumunta kami dito, hindi kami binigyan ng ng schedule ng therapist niya. Kasi iba ang nagbibigay ng appointment. Kama na tayong tubig. Buti pa dito may libreng tubig. Sobrang init sa labas. Sayang naman kung bumili pa. Ibigyan din natin si Lola. Pero tayo muna yung iinom. Yung mga clinic nila dito guys, malalaki. Tapos kung ikaw eh, parang sa atin ba eh, covered ng klalit, libre. Depende sa bracket na binabayaran mo. Bigyan natin si Lolo ng tubig. Ang nakuha na yung appointment. June 8. Wala na, ito na. Ilang, 2 weeks pa. Saksiki, bakis siya ka. So yan, uwi na kami. Babush! Guys, nandito na kami sa bahay. So yan na si Lolo, nagbabasa ng tsaryo. At si Ching ay magluluto naman ako ng aming panangalikan. So meron na ako nilagang gulay dito. Ano yun siya guys? Kishoy man tawag dito, yung parang maliit na opo. Tapos patatas siya kamay. So ibiblender, hindi siya ibiblender, imamash ko lang siya tapos lagyan ko siya ng gatas. Yun yung pinaka-soup ni Lolo ngayon. At meron daw akong nilabas na chicken wings. So, i-oven ko siya para ito yung lunch namin ni Lolo. So, ngayon, umpisahan na natin. Tara, samahan niyo ako. So, imamash lang natin. Ibawasan muna natin ng tubig kasi ang ilalagay kong pinakasabaw niya dito is gatas. So, imamash ko lang siya. So, mahilig ang alaga ko sa soup. So, any kind of soup, basta masarap. Wala siyang pinipin. Hindi naman siya mabili sa pagkain. Pero, mas okay pa siyang may soup kaysa sa pagkain. Yung lagi kong niluluto sa kanya na soup na gusto niya at hinahanap niya na lutuin ko is yung lugaw, arroz caldo. Ayan, durugin natin ang gusto. Ayan, oh. Ayan. Sikreto guys, para lalong sumarap ang soup natin is nilalagyan ko siya ng
bunker. Kasi yan sa to sa aking lola, yung asawa niya. Kaya mahilig si lolong kumain ng mara kasi si lola lagi ginagluluto nito. So, ang nagpapalinamnam ng soup is yung butter. Lagyan ko din ng kunting sugar. And then, chicken or powder. So, sa ibang mga amo guys, hindi sila gumagamit ng mga ganito. Kasi usually, ang mga Israeli guys, hindi naglalagay ng mga seasoning o something na pampalasa sa pagkain nila. So, since ako, hindi ko talaga siya makuhang makuha ang lasa na tinitimpla. So, bumibili ako nito at nasanay na rin yung alaga ko. Nung una, nasabi ni Lolo, maalat naman ang luto mo. So, habang tumatagal, okay na rin siya. Natatanggap na niya yung lasa. Sa bagay, di ba, sanay yan nga lang. Yan. Ito yung pinakasabaw natin, yung gatas. So, papukuluan lang natin ito siya at timplahan. Ito na yung pinaka-soup ni Lolo. So, panalamutin na lang natin kung lang gusto. Papukuluan yung gatas at ready to serve na ito. At ngayon is magluluto tayo guys ng chicken. Yan na. Yung binabat ko kanina bago kami umalis ni Lolo. So, yan. Hiniwa ko na siya. Nilagyan ko siya ng ingredients yung grilled chicken, paprika, tsaka buong bawang. Yan. Spread natin sa hiyanera. Yan. Ang gusto ni Lolo dito is crunchy. Alam niyo na naman yan si Lolo. Ayan. Okay, so. Ayan. At syempre, papatungan natin ng butter. Ayan. Para masarap. Hiwa-hiwalay natin. Patong natin sa taas. Ayan. And yan. Okay na yan. So, tatakpan natin. So, lulutuin natin siya ng 30 minutes na may takip. Ay, dito. Ayun yung toilet ko. Masira. Mainit na yan guys ang ating oven. Iinit ko na. Kita niyo may ilaw. 30 minutes guys. Then, susunod natin yung partner nun is kamote. So, dito ko ilalagay sa, may lasa to eh. So, sayang yung lasa niya. Dito na iti-ikot yung kamote. Para yung lasa nito na pinaganuhan ko na manoxid papasok dito sa kamote. Okay. Hindi na natin tatanggalan ng balat, guys. Ito naman dito eh. Hindi naman tinatanggalan ng balat. Tsaka i-oven ko din, guys. Ah. Ito mga pagkain ganito, natutunan ko to sa TV. Kasi, pagtapos na yung mga balita na pinapanood ni Lolo, may channel na puro pagluluto. Kaya ako minsan nakakakuha ako ng idea. So, eto na. So, pag medyo okay na yung ating chicken, saka natin ilalagay yung ating kamote. Pero, lalagyan natin ng ano guys, ng olive oil para hindi siya dry. Okay na yun. That's it guys. So, ganyan yung buhay.
may caregiver dito sa Israel. Pagkatapos mo yung lumabas, pagkatapos mo yung pumunta kung saan yung appointment ng alaga mo, magluluto ka pa, maglilinis ka pa. Depende kung gaano mo na lang i-handle yung mga trabaho mo sa amo mo. So kung ikaw hindi ka matyaga, kung hindi ka masipag, hindi to para sa iyo. Bye! Guys, meron akong soup na corn, patatas, tsaka kisuin. Ito yung soup namin ni Lolo today. Yan, kumukulo na. Pwede na natin ipakain kay Lolo. Tara guys. Sabaw niya is fresh milk. Ating menu una-ulam. Ayan. Inove na chicken wings at kamote. Ayan. Lolo's favorite. Ayan. Look at this guys. Wow. Sa-serve na natin para kumain. Let's go. Tara guys. Samahan niyo kaming kumain ni Lolo. Saglit lang. Wala pala akong ibang sauce, kundi ito lang. Ketchup. Alam ko meron ko pinapin. At ito lang ang isang ating in-oven na chicken. With butter. Wala. Meron siyang bawang na buo-buo. Hindi ko na siya tinoasted pa kasi hindi masarap yung bawang pag sunog na sunog. At ano lang yan? Kamote. Siyempre yung kaiching is kanin. Kasi meron kami tirang kanin nung sa same Thai na resto. So kamay na natin. Huwag na natin antayin si Lolo. Nag-dry siya. Wala siyang sabaw. Napaparami yung kain natin. Aba! At yung soup na ginawa ko. Sarap. Medyo matatataka na rin kami hindi nakakain ni Lolo ng ganito kasi hindi ako nakakapagluto. Sa labas kami lagi. So, maaga kaming umuwi kanina galing ng clinic at nagluto si Chinday. Adoni! Ito na lang natin. Ay! Diyos ko. Kapala akong tissue. Okay, samahan niyo kami kumain ng Lolo. Water muna bago ang lahat. Para busog again. Adoni! Yes, this is it. Magkakamay si Chinday. Adoni, abis malo akal mo kasi, ha? Roy! Shhh! Tukal. Ay, tishtorili. Lagi siya, no? Efrahi. So, anak no. Ay, fine. Yeah. Ito yung buwan. Ito doon. Ito yung? Ayan na perasong pakpak na ito guys. Ani. Tunutul ko. So tagtag ng peraso lang kami. Pero yun. Sarap ng bawang. Nasyong tae. Kain tayo.